Blessed day to everyone. Our message today is entitled Hard Heart. Ano ba ang pagkaunawa natin sa matigas na puso? Sabi nila kapag matigas daw ang puso, manhid, hindi marunong umibig. Bakit nga ba tumitigas ang puso? Ano nga ba ang dahilan bakit ang puso natin ay namanhid na ba o matigas na? Sabi ng Proverbs chapter 4 verse 23, "Guard your heart above all else, for it is the source of life." Kapag ang puso daw ay hindi mo iningatan, ang magiging impact niyan sa buhay ng isang tao ay sa halip na maayos, maganda, kapag hindi yan naingatan, magkakaroon niya ng hindi magandang output. Hindi yan magkakaroon ng maayos. O yung pagdating mo sa tinatawag nating sistema ng katawan mo, mararamdaman mo hindi maayos o hindi okay. Pati daloy ng dugo sa buong katawan mo ay apektado. Bakit? Kasi ang puso natin ang parang nagpa-pump. Inilalabas niya yung dugo. Ipinapadaloy niya yung dugo sa bawat ugat mula ulo hanggang talampakan. At kapag nasira yung heart na yan, nagkaroon ng diferensya, ang daloy ng dugo sa buong katawan ng isang tao ay maapektuhan. Kaya damay lahat. Kaya ang sabi niya dyan, "Guard your heart above all, for it is the wellspring of life." Kapag huminto na ang pagtibok ng puso ng isang tao, patay na. Kapag wala ka ng pulso, ibig sabihin yan, hindi na tumitibok ang puso. Patay na. Yung iba, ang tawag dyan ay matigas ang puso. Ayaw nang hindi na malambot. O kumbaga, hindi na niya mapagbigyan ng isa pang pagkakataon. Tumigas na ang puso niya. Yan ay sinasabi ng kawikaan. Let us all remember, take good care of our heart, for it is the wellspring of life, or the source of life. Kasi kapag huminto na ang daloy ng dugo sa buong katawan natin, mahihirapan ka ng mamuhay ng normal. Basically, kailangan nating ingatan yung kalusugan natin. Pero dito, bigyan natin ng pansin yung sinasabi ng isang sitwasyon sa Biblia patungkol sa isang tao na pinatigas ng Diyos ang kanyang puso. Sabi ng Exodus chapter 4 verse 21, "And the Lord told Moses, 'When you arrive back in Egypt, go to Pharaoh and perform all the miracles I have empowered you to do. But I will harden his heart so he will refuse to let the people go.'" Medyo nakakatuwang isipin, binigyan ng trabaho ng Diyos si Moises para palayain kanyang bayang Israel sa pagkakaalipin kay Paraon. Pero dito sinabi ng Diyos mismo kay Moises, "I will harden his heart." God told to Moses that God would harden the heart of Pharaoh. Looking back on that story, the reason why God hardened the heart of Pharaoh was that to let his power expose, or para maipakita yung kapangyarihan ng Diyos. That he is in control. God, our God, is a sovereign God. Kontrolado niya lahat ng yan. On the side of human, sa side naman natin,
we need to see ourselves on that situations. Since God is a sovereign God, therefore, our reaction should not be over the sovereign of God. Hindi mo dapat lampasan pa yung pagiging dakila, makapangyarihan ng Diyos. When we say God is a sovereign God, He is in control. Kaya hindi dapat tayong mangamba. In times like this, sa pandemic na katulad ng ganito, kahit na anong virus, COVID-19, COVID-20, COVID-21, hanggang ilang number pa yan, since God is a sovereign God, and this sovereign God is your God, our God, do not worry. Huwag kang mag-alala. God is in control. Kung kaya niyang patigasin yung puso ni Pharaoh, kaya rin niyang palayain yung kanyang bayan. Ang dahilan bakit niya pinatigas ang puso ni Pharaoh, para maipakita ni Moises ang kadakilaan at ang kapangyarihan ng Diyos. Even God hardened the heart of Pharaoh. Let us see the situation in the eyes of God, sa posisyon ng Diyos. It was God who took the first step in the hardening of Pharaoh's heart. Hindi po si Pharaoh mismo, kahit na siya ang umaalipin doon sa mga Israelites sa bayan ng Diyos. Sinabi ng kahit na gusto ng Diyos na palayain yung kanyang bayan, makikita pa rin natin na bago na palaya yung bayang Israel, meron munang ipinakita ang Diyos na kapangyarihan upang maniwala, upang malaman ni Pharaoh, ni Moises, ng bayang Israel na ang Diyos ay dakila. He is a sovereign God. God's sovereignty and man's free will. Pag-usapan po natin yan. Kahit na ang Diyos ay dakila o sovereign o makapangyarihan, meron pa rin dapat na maunawaan ang tao. Binigyan ka ng Diyos ng free will, kung tawagin. Malaya ka na magdesisyon at malaya ka na mag-isip patungkol sa isang sitwasyon. These two are not contradictory. Itong pagiging sovereign ng Diyos at ang kalayaan ng tao na sa pag-iisip o yung tinatawag nating free will, hindi po dapat maging magkasalungat yan. Kadalasan kasi, kapag ang tao nag-isip, masyadong advance. Advance ka ba mag-isip? Dahil sa advance ka mag-isip, pati ang Diyos nalalampasan mo na. Merong tinatawag na sovereign God. Meron tayong Diyos na mas advance sa advance nating pag-iisip. Meron tayong Diyos. At yan ang lamang natin, mga Kristiyano. Hindi dapat magkontrahan yan, dalawang yan. Dapat yung kalayaan natin sa pagdidesisyon laging connected sa kapangyarihan ng Diyos. Laging connected sa kalooban ng Diyos. Therefore, kapag naunawaan mo yan, we need to humble ourselves. Dapat tayo magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, dapat yung pagiging advance mong mag-isip, yung pagigkakaroon mo ng free will, dapat hindi mo na o-overcome ang kadakilaan ng Diyos. That is your responsibility. Your responsibility must be under God's sovereignty. Your free will must be under God's sovereignty. Are you willing to bear your responsibility? Pag sinabing bearing your responsibility, dapat kaya mong tanggapin ang sitwasyon. Anumang sitwasyon, kaya mong tanggapin. At responsibilidad ka dyan. At dahil sa ikaw ay responsibilidad, yung kalayaan pag magdesisyon, dapat connected yan sa kalooban, sa kapangyarihan ng ating Diyos. Huwag mong kakalimutan, dapat ikaw ay laging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. At sa pagpapakumbaba mong yan, daladala mo ang iyong responsibilidad na
sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Pag-usapan natin yung tinatawag nating spiritual seeking. Kapag ang isang tao ay naghahanap, meaning gusto niya ng kasagutan sa mga katanungan niya sa kanyang buhay, dapat huwag mong tatanggalin sa sarili mo ang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Yung iba kasi kapag nagtatanong, marami ng tanong sa buhay, masyado na silang galit sa Diyos. Masyado na nilang tinatanong ang Diyos as if sinisisi na nila ang Diyos. Sa kanilang katanungan, sa kanilang paghahanap, sinisisi nila ang Diyos. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kung mayroong Diyos, bakit ganito ang buhay namin? Bakit hindi kami umaasenso? Bakit hindi nagkakaroon ng kaayusan ang buhay namin? Kasi nga, yung mga taong yan, hindi nila nakikilala na ang Diyos ay makapangyarihan. Dahil sa makapangyarihan ang Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, huwag natin kakalimutan. Binigyan niya tayo ng sariling desisyon. At yung sariling desisyon na yan, dapat kumilala sa kapangyarihan ng Diyos. Responsible ka dyan. Magpakumbaba ka. Dapat responsible ka sa paglapit mo sa Diyos. Sa paghingi mo ng tulong sa Diyos nang may kapakumbabaan. Lahat ng tinatawag natin is proper spiritual seeking, dapat yan ay maunawaan mo. Pinlano na yan ng Diyos. At ito pa, naka-schedule na yan kay Lord. So ikaw, huwag ka masyadong maraming katanungan. Sumunod ka na lang. Alamin mo kasi kung ano yung kalooban ng Diyos. Marami sa atin hindi alam ang kalooban ng Diyos, tanong ng tanong. Mga estudyante ngayon, ang daming katanungan kasi walang teacher na nagtuturo, lalo na sa math. But we are still responsible to seek the Lord. Dahil sa ang Diyos ay makapangyarihan, binigyan kanya ng free will, responsible ka pa rin. Kahit naka-schedule na yan, paghahanap mo kay Lord, naka-schedule na yan yung kasagutan sa katanungan mo, pinlano na yan ng Diyos. On your side, kailangan mo pa rin lumapit sa Diyos. Kahit pinlano na yan ng Diyos, kahit naka-schedule na yan kay Lord, if you will not use your response, if you are not responsible enough to come to the Lord, to seek the Lord, hindi mo mararanasan yan. O, mangyayari, ang lalabas na lang, ang mangyayari niyan ay nagmamataas ka sa harapan ng Diyos. In seeking the Lord, we should not be proud. Ako kasi, kaya ako nahanap ang Panginoon. Hindi naman kasi ako masamang tao. Kaya, nung nakinig ako ng salita ng Diyos, talagang tinanggap ko siya agad-agad. Malambot talaga ang aking kalooban. Hindi natin pwedeng sabihin yan. We should not be proud in seeking the Lord. We should humble ourselves. Dapat na tayo ay magpakumbaba. Masyado na tayo yatang lumalampas sa o-overtake, nauunahan na natin si Lord. Samantalang noon, para tayong basang sisiw na hindi natin alam kung anong gagawin natin, pinagpala tayo ni Lord, nagmamataas na tayo ngayon kay Lord. Hindi po pwede yan. Tingnan mo yung sitwasyon mo. Binigyan ka ng free will ng Lord, kalayaan ng Lord. Huwag mong hahayaan o huwag mong lalampasan yung kadakilaan ng Diyos. The heart being hard was the consequence of the hardening of the heart. Naintindihan po ba natin yun? The heart being hard was the consequence of the hardening of the heart. Bakit daw matigas ang puso? Bakit daw manhid ang puso? Kasi nga, pinamanhid na yan. Pinatigas na yan. Kaya, yung manhid na puso, mayroon niyang hugot. May pinagmulan yan. Bakit naging matigas ang puso? Bakit naging manhid ang puso? Kasi nga, may dahilan. At dito, bakit naging matigas yung puso ni Pharaoh? Anong kausap niya na si Moises? Kasi una pa lang, sinabi ng Diyos kay Moises, papatigasin ko ang puso ni Pharaoh. Basically, dapat nating malaman, ang puso natin ay hindi matigas.
yung iba dahil siguro sa hirap, dahil siguro sa hamon ng buhay, dahil siguro sa mga natao sa paligid, sa sitwasyon, tumigas na yung kanyang puso. Ganyan daw sila, natutunang lumaban. Pero pag nagdesisyon ka na patigasin mo, palambutin mo ang puso mo, well, hindi magiging matigas yan. Pero kapag nagdesisyon ka naman na patigasin yung puso mo, diyan magiging matigas talaga yan. Kasi nga, decision mo na yan. Once we decide to harden our heart becomes hard. Kaya dapat, huwag mong i-allow yung mga negatibong bagay. Kasi yung mga negatibong bagay na yan, yan ang magpapatigas talaga sa puso ng isang tao. Do not allow negative thing to develop your heart to be hard. Ang masama pa nito, buti kung sa tao ka lang nagiging nagmamatigas. Hindi ka naman talaga sa tao nagmamatigas. Sa Diyos ka talaga nagmamatigas. Bakit ka magmamatigas sa Diyos? Kaya mo ba siya? Matigas ang puso mo? Gusto mo nang kalabanin ng Diyos? Kaya mo bang kalabanin ng Diyos? No, hindi dapat. If we allow something negative to develop towards the Lord, there will be serious issue. Matakot ka naman. Mga Kristiyano, kaway-kaway din. Matakot ka rin. Baka wala ka ng takot kay Lord. Busy ka na sa mga gawain. Iniisip mo na kaya naman akong patawarin ng Diyos. Iniisip mo na pinili naman ako ng Diyos. Iniisip mo na before the creation, tinawag na ako ng Diyos. Tapos kumisa niya na yung nagiging dahilan para gumawa ka ng kalokohan. Mali po yan. Matakot ka.